kung gaano kahirap. Ayan, hindi pa yan. Ito gusto ninyo sa gobyerno. Ito gusto ninyo pagkaabalahan namin. Imbis na pagkaabalahan namin kung paano namin kayo bibigyan ng bahay, kung paano namin kayo bibigyan ng trabaho. This is how Manila Mayor Isko Moreno Domagoso condemns the youth activist group responsible for vandalizing Lagustilad underpass. The city mayor said the public fund used to repaint the vandalized area could have been used to buy medicines instead. Domagoso vows to find a legal action against those that will vandalize Manila City. But despite the warning, Panday Sining struck again and painted the walls of Araullo High School. Students volunteered to repaint their school's wall to cover what the youth activist group calls art. Para po sa akin, hindi po tama yung ginagawa nilang ganyang, sinasabi po nilang ganyang art. Kasi po, kung art po ang tawag dyan, pwede naman po natin gawin yung art sa mga iba't ibang klase ng mga papel. Dumilang sa pader yan. Eskwela Amba. Saka gumagawa yung mga nag-rally lang. Sana wag na nila dumihan yung pader. Para naman kinalaman yung pader sa gobyerno. Sana hindi nila ito ginagawa kasi nga nakakadumi ito sa ating kapaligiran. Tsaka mababaho yung Manila pag gaganon. Mayor Isko has earlier warned Panday Sining after vandalizing the Lagustilad underpass. Huwag kayong panghuli sa akin. Pag nahuli ko kayo, paninila ko sa inyo. In response, Panday Sining released a statement on Sunday saying they are ready to leak their work to wipe off their writings. If those who challenge them are also willing to leak or stick their face to the ground where the masses set foot. In Manila City, there is an existing ordinance number 7971 or the Anti-Vandalism Law of 1999 which states that it is prohibited to paint or write on walls, fences, gates, and buildings, whether private or public, except when done with the consent and authority of the owner or when duly authorized by the mayor. Violator shall face a fine of not less than 1,000 pesos but not more than 5,000 pesos or not less than 6 months nor more than 1 year or both fines and imprisonment at the discretion of the court. Bernard Daddy's UNTV News and Rescue, Manila.